Hello guys! So, ito ngayon guys, papakita ko sa inyo yung ginawa ko sa mga dates. Ayan, para ay tatlong box at ang laman ng bawat box ay limang perasong ganyan. So, ayan guys, dahil ang amo ko ay gusto niya, ilalagay ko dyan sa mga box-box na maliliit na yan. Dahil gusto niya, pag kumuha siya ng tamar, ay kukuha na lang siya dun sa freezer namin. At ito pa lang tamar na to, or dates na to guys, is good for 1 year to guys. Stock namin yan hanggang Ramadan. At until September ulit next year siya mapapalitan. At hindi siya masisira guys. Ganun pa rin siya dahil sa freezer namin siya ilalagay. At yan ang ginagawa ng mga Arabo, charot, mga ano nila dito guys. Ganyan talaga sila. Ini-store nila yan sa freezer para maraming dates pa silang makukonsume sa next harvest season. Ayan guys. Ayan, ang dami-dami kong nirepack niyan guys. Siguro umabot ng 50 perasong boxes na maliliit yan. At ayan, tapos na ako. I-flex ko lang yan siya guys. O ganyan, tapos tatakpan ko yan guys at ilalagay sa freezer. So pag nangailangan si amo ko, kukuha na lang siya doon sa freezer namin. So ayan guys, so tinakpan ko na. Ayan, dahil mahalaga kasi sa kanila na may dates o tamar sila guys. Dahil alam nyo po ba, napakasustansya ng tamar o ng dates guys. Kaya kahit ito lang ang kainin nyo, ay nako, ang dami-daming benepisyong makukuha dito guys. Kaya mostly sa mga Middle East, hindi sila nawawala ng ganito. This is their miracle fruits. And may history to guys, so hindi ko nasasabihin dito at lalayo at baka mali pa yung masabi ko, charot. So guys, napakahalaga sa kanila ang date o ang tamar guys. At may iba-ibang klase pa ng tamar guys, no? Madami. Pero itong klase nito, ito yung nagtatagal at ito yung nilalagay sa freezer para hanggang Ramadan o hanggang kailan pa man ay pwede pa rin sa yan guys. So pinakita ko sa inyo kung paano at ano ang una kong ginagawa. O yan, empty boxes yan guys, tapos itatapon, hindi na may tatapon, nilalagay ko yung ano dyan. Ayan guys, nilagay ko na sa freezer at ako lang din naghakot yan guys, isa-isa. Ayan, nakot ko papunta sa aming kabilang kwarto para sa mga freezer. Ayan guys. Ah, nakakapagod. Nakakapagod ang buhay abroad dito sa Saudi guys. Pero chill-chill lang tayo. Matatapos din ang ating kontrata. Charot. So ayan nga guys na. Tapos na akong maglagay sa aking mga dates. At yung mga chicken ko ay lagay ko na rin. At ayan guys, kinabukasan, mukha pa akong nagilamos dyan. Charot, ang ilamos naman ko dyan guys. At saka hindi lang ako masyado nagdadalga dyan kasi maaga pa yun guys, alas 5 ng madaling araw. At tulog ba yung mga alaga at mga amo ko, nagprepare ako ng pambaon ng mga alaga ko. Ayan ang everyday routine ko dito guys, pag may pasok sila. At ayan ang baon ng aking alaga sa school, tinapay, biskuit, carrots, apple, orange, tsaka cucumber, at juice at tubig. Ayan ang kanilang baon sa school guys. At ayan guys, so syempre flex natin yan ang itsura natin, hindi natin alam na ganyan ang itsura. Just me, Marimarly, yan ano nangyari sa buhay mo. Sige na, pakapalangan ang mukha to guys. So huwag na natin intindihan yung pagmumukha ko guys, ganyan na talaga yan. So ayan na nga guys, no? Ayan, nilagay ko muna sa lunchbox bag. Yan ba tawag dyan guys? Comment down below. Comment nyo guys kung lunchbox bag ba ang tawag dyan. Ayan, pagkatapos pala niyan ay kigisingin ko na yung aking mga alaga at bibihisan, saka ko bibigyan ng almusal. Yes guys, hindi naliligo ang mga bata dito. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na hindi pwede pumunta sa school nang hindi naliligo. Mga kabayan, mga alaga niyo din ba? Ganun din. Ewan ko, mga alaga ko lang. Basta guys, hindi sila naliligo. So ayan guys, pagkatapos ko pala dyan, pagkatapos nila kumain, ay ihatin na sila ng magulang nila. And guys, thank you for watching. Hanggang dito lang ang aking vlog. Bye!